Welcome to Kabbalah Podcast, the Filipino version. Episode 1, mga paunang salita. Sa mga nagdaang taon, ang interes sa karunungan ng Kabbalah ay tumaas. Hanggang sa huling bahagi ng 20th siglo, iilan lang ang nag-aaral ng karunungan ito. At ang mga pagkakataong makapag-aral ay medyo limitado. Samantalang mula pa noong simula ng 21st siglo, milyon-milyon sa buong mundo ang nag-aaral ng karunungan ng Kabbalah. Sa isang paraan o iba pang paraan, at ang pag-aaral ng karunungan ito ay mas naging accessible. Sa ngayon, ang karunungan ng Kabbalah ay maaaring pag-aralan sa pamamagitan ng live ng mga aralin na isinahihimpapawid sa radyo, television at internet. Mga pangunahing aralin na ibinobroadcast sa buong mundo at sa iba't ibang wika at mga aklat at interpretasyon ng orihinal na mga teksto na inilathala sa mga nakalipas na taon. Ayon sa karunungan ng Kabbalah, iyon ay hindi nakakagulat. Ayon sa mga isinulat ng mga kabalista, tayo ay nasa simula ng isang proseso sa dulo kung saan ang karunungan ng Kabbalah ay magkakaroon ng isang sentrong lugar sa buhay ng bawat tao sa mundo bilang isang paraan para sa paglutas ng mga pandaigdigan at personal na mga problema na kung saan patuloy na lumalala sa buong mundo. Ang karunungan ng Kabbalah ay isang agham ng mga batas na namamahala sa lahat ng nilikha. Ang mga batas na ito ay lingid sa atin at dahil hindi natin nalalaman ang mga ito, paulit-ulit tayong kumikilos ng taliwa sa kanila na tumatawag ng salungat, negatibong reaksyon. Bilang resulta, lumitaw ang pandaigdigang preface na nag-iwan ng marka sa lahat ng mga lugar ng buhay ng modernong tao, kapwa sa pandaigdigan at personal na antas. Ang pag-aaral ng lihim na batas ng paglikha sa pamamagitan ng karunungan ng Kabbalah ang solusyon sa mga problemang ito. Yan ang ugat ng lumalagong interes sa karunungan ito. Maliban na ang layunin ng nakatagong karunungan ito ay higit na mataas at mas dakila kaysa sa paglutas ng mga problemang inihayag sa mundong ito. Isinulat ng mga kabalista na sa pamamagitan lamang ng paglalahat ng mga batas ng paglikha na lingid sa atin sa ngayon ay humahantong sa paghahayag ng ibang katotohanan mula sa kung anong ipinahayag sa ating mundo. Isang espiritual, walang hanggan at ganap na katotohanan na ang paghahayag ay ang layunin lang ng lahat ng nilikha at bawat buhay at individual. Dahil ang lahat ng nilikha ay may tiyak na layunin at walang pangyayaring nagkataon, tiyak na hindi ganoon kasing kahulugang mga proseso gaya ng ipinahayag sa atin mula pa noong 21st siglo. Sa lahat ng kabalistikong mga aklat na isinulat sa nakaraang libu-libong taon hanggang sa kasalukuyan kung saan nabuo ang karunungan, nakasulat na ang lahat ng nilikha at bawat bahagi nito ay bubuo alinsunod sa isang tiyak na plano na ang layunin ay ang paghahayag ng espiritualidad. Tulad ng nabanggit, isinulat ng mga kabalista na ayon sa planong ito sa ating panahon, naaabot na natin ang isang partikular na yugto kung saan ang lahat ng sangkatauhan ay hinhanda na para sa paghahayag ng espiritual na katotohanan. Yun ang dahilan kung bakit ang karunungan ng Kabbalah ay inihahayag sa mundo pagkatapos ng libu-libong taon ng pagkakatago. Ang Kabbalah Podcast na ito ay mga impormasyon tungkol sa mga pangunahing hakbang sa pag-aaral ng Kabbalah. Ang mga sesyon dito ay magpapakilala sa mga posibleng mag-aaral sa lahat ng larangan ng pag-aaral ng karunungan ito na naaangkop sa pagtatantya para sa mga kikilos ng kanilang mga unang hakbang sa pag-aaral dito. Ito ang ilan sa mga paksang ating pag-uusapan, kasaysayan, kung saan at paano ito nagsimula, ano ang karunungan ng Kabbalah, ang wika na ginagamit ng Kabbalah, pangunawa sa katotohanan, kalayaan sa pagpili, istruktura ng mga espiritual na mundo, ang kaluluwa ng unang tao, Adam Harisyon,
ang 10 sefirot, ang impluwensya ng kapaligiran sa individual at marami pa. Alinsunod sa kakaibang katangian ng pag-aaral ng karunungan ng Kabbalah, ang layunin ng podcast na ito ay hindi lamang upang maihatid ang mga kinakailangang impormasyon sa mga posibleng mag-aaral. Ngunit sa halip ay gayon din ay bigyan ang mga ito ng mga kasangkapan para sa tamang pag-aaral ng karunungan ito. Una at pangunahin, ang aming layunin sa mga sesyon na darating ay upang ipakita na ang karunungan ng Kabbalah ay bilang isang praktikal na pamamaraan na nag-aalok ng landas ng pagkamit ng balanse sa mundo sa bawat tao na nagbibigay daan sa isang individual na mamuhay sa kaligayahan, siguridad at kabuuan. Ang mga ilalahad dito ay batay sa mga tunay na mapapagkukunan ng karunungan ng Kabbalah sa katuruan ng mga isinulat ng mga kabalistang sina Rabbi Shimon Bar Yochai o Rashbi, Rabbi Yehuda Leib Halevi Ashlag na kilala bilang Balu Salam, Rabbi Baruch Shalom Halevi Ashlag o bilang si Rabas, at ito'y sa ilalim ng pamamahala ng Bnei Baruch Kabbalah Lam Association na itinatag at pinamumunuan ng malapit na estudyante ni Rabas na si Dr. Michael Lightman, at sa isang paraan ng pag-aaral ng karunungan ito para sa mga henerasyon. Sa mga kaayusan ng pag-aaral na nilalaman ng mga paksa, nakatakda sa layunin ng programang ito ang paglalahad ng material sa isang magaan at nauunawa ang wika para sa mga tagapakinig. Isinaayos ng mga paraan ng pag-aaral at nilalaman nito na nagbibigay daan sa maraming mag-aaral at makuha ito sa pinakamadali at pinakamaginhawang paraan. Maraming salamat hanggang sa susunod na podcast o Kabbalah Podcast, the Filipino version.